Don't let anything or anyone get in the way of you and your dreams. I started playing basketball when I was 7 years old. Naglaro ako noon sa isang basketball camp na ginawa sa dati kong school, sa Montessori Integrated School. I studied there from preschool to grade 2. During that time, nakatira rin kasi kami sa tapat ng court. So whenever I went out, makikita ko yung mga nagbabasketball. And ayun, doon nabuo ng unti-unti yung curiosity ko towards basketball. Dumating yung time na sinubukan ko na rin siya. Nag-shooting-shooting na rin ako. Nakikilaro na rin ako kahit hindi pa ako masyado marunong. Nagtuloy-tuloy yun mula hanggang grade 2. Nung grade 3, I underwent, during my younger years, I underwent speech therapy. Tinanong ng parents ko yung doctor ko if I could stop na. Ayun, sinabi ng doctor ko, I can stop. Basta, maghanap kami ng alternative for therapy. Maghanap kami ng activity na kakailanganin kong makipag-bond with other people. And, ayun, basketball yung naisip ng parents ko. Nung grade 3, I transferred to San Beda kasi doon nag-aaral din yung kapatid ko. Nung grade 4, nag-basketball camp ulit ako. Doon kinuha ko ni Coach VL. Siya yung first coach ko and nakapaglaro ako sa una kong liga, PBA Youngstars. Tapos, ayun, nagtuloy-tuloy from, I played for Beda from grade 4 to grade 10. And until now, ayun, lalaro pa rin ako. Yung basketball journey ko naman, I can say na full of ups and downs. May mga times na I'm super happy, I'm super fulfilled. Pero dumarating din yung times na sad ako, nahihirapan ako. Especially the struggles that come my way. Like nung bata ako, syempre, I was 10 back then nung nag-start ako mag-varsity. So, ayun, minsan naisip ko, ba't hindi ko magawa yung mga nagagawa ng pangkaraniwang bata? Yung lalaro lang, babakasyon, weekend kasama yung family. Kasi nung ganong age ako, parang na-expose agad ako sa competitive environment. Kailangan ko agad mag-deliver, ganun. Pero I have no regrets naman kasi ngayon, basketball, part of my life. Grabe na yung, kumbaga, kasama na sa pagkakakilanlan ko yung basketball. Yung highlights ko naman sa basketball journey ko is yung sa Batang Gilas talaga ito. Kasi lahat nabibigyan ng chance na mag-represent ng Philippines. Paglaro ko sa Shaba, sa FIBA Asia, sa FIBA World. And doon grabe talaga yung experience na yun. May mga nakalaro kong mga NBA prospect. Yung isa nga, teammate ko pa si Kai. So, sobrang grateful ko sa opportunity na yun. And forever ko siyang i-cherish. And forever kong pagmamalaki sa mga taong maano. So, ayun. Tapos yung isa pang highlight na sabi ko is yung nung rookie year ko, nalo ako ng, naging part ako ng defensive team sa NC. Yung last season ko, nag-medical ako sa UAAP. Kasi it was super unexpected talaga Looking back, as young as I am, I have so much to be grateful for talaga. Unang-una yung opportunities na ibigay sa akin, I know di lahat nabibigyan nito and that I'm really thankful for. Pangalawa is yung people na nakasurround sa akin sa buong journey ko. I'm really thankful for them. Unang-una yung coaches ko sa San Beda, si Coach VL. Siya talaga yung base ng basketball knowledge ko. Lahat ng kailangan kong matutunan and dalhin throughout my career sa kanya galing. Yung disiplina, yung fundamentals, ayun, really thankful talaga. Next is si Coach Manu. Grabe yung experiences namin, yung mga pinagdaanan namin while I was playing for him. Ayun, I treat him like family na rin . Sila sila Coach Nolly, sila Coach Andy, si Coach JB. He made me a better person talaga. Ayun, kaya kong sabihin kasi grabe talaga yun si Coach JB. Yung morals niya, grabe. Parang gugustuhin mo talagang tularan siya pag naging player kanya. Tapos yung coaches ko sa Batang Gilas, grabe yung binigyan nila ng opportunity sa akin. Hindi lahat nabibigyan ng chance na makapaglaro international. Coaches ko sa Ateneo, grabe yung support nila, yung trust na binibigay nila sa akin. Kahit hindi ako homegrown, kahit 1 year pa lang ako sa Ateneo.
family ko, ang grabe yung support nila throughout my whole life. They were with me eh. Nakita na nila. Kasabay ko silang umiyak pag malungkot ako. Kasabay ko silang magdiwang pag masaya ako. BP family, si Boss Charlie, si Coach Max, Tita Ambia. Grabe rin yung, ano eh, parang pamilya na rin yung tingin nila sa akin. Ayun, sila Tito Eddie Laure, Tito Ricky Kalimag. Grabe yung support din nila sa akin. To everyone who supports me, I'm really thankful. Message ko lang sa aspiring athletes like me is, ano lang, don't let anything or anyone get in the way of you and your dreams. Kasi, ano eh, you're only given one chance to make the most out of our life eh. We can't let anything or anyone or any struggle or disability, hindi natin pwedeng hayaan yun na pigilan tayong abutin yung dreams natin eh. Kaya, ayun, if you have a dream, focus on it lang. Don't let anything stop you from trying to achieve it.